program. Akala ko hindi na matatapos. Oo nga eh. Titignan muna kita. Ikaw din. Kasi parang ang tagal na natin hindi nag-uusap ng ganito. Ako, kanina nga pagdating mo dito sa dressing room, tinitigan muna kita. Hindi ako lumapit. Totoo yan. I wanted to get a good view. Oo, kasi ang layo-layo na nang narating mo at ang tagal-tagal na nating magkasama dito sa industriyang ito. Nagsimula ako sa'yo. I know, but Tito that's Boy. Going ahead of the story. Pero nasasanay ka na ba dito sa kapamilya, welcome, sa buhos ng pagmamahal ng mga tao dito? Alam mo, hindi pa rin ako nakaka-get over dun sa yung overwhelming na feeling. Mm-hmm. Kasi parang nagko-contest sila sa pag-welcome sa akin. All the shows. But I am so grateful. I am very touched. Kasi every program, every shows na pinupuntahan ko, they make such a big effort. They make a big deal that I'm going. So, sa totoo lang, sobra akong touch talaga. Kaya every time umiiyak ako hindi okay. Ko ma-help. Now, but that tells you of what kind of a human being you are. Really? Because you can be the best, you can be the best singer, you can be the best performer, you can be the biggest star, but it doesn't necessarily follow that you're loved. Oh. Kung paano ka tinatanggap dito sa ABS-CBN ay nagpapakita lamang that kahit ikay nasa kabila ng 20 years, yes. Inabangan, inantay, at minahal ka. I know. Yun nga yung nakakatuwa. Kasi feel na feel ko yung love. Mm. At yung very warm welcome ng everyone. nagulat naman. Dahil, yan din ang ibinigay mo. Hindi lamang, no, I wanna say this, hindi lamang sa mga taga-ABS, pero sa sambayanan, I've always wanted to talk to you about this. Nauunawaan mo ba kung bakit sinasamba ka ng mga bakla? Sinasamba talaga. Hindi, totoo talaga. Tito Boy, may pagtataka rin. Dati ko pang tinatanong yun, ano ba kayong mga bakla? Bakit nyo ba ako gusto? I think because it started from, you know, they copy me, yung the way I sing, na mataas, yung bumibirit. I think they like that. Plus, the songs kasi I sing, ika nga nila, baklang-bakla daw. Okay. Baklang-bakla daw talaga yung mga kanta ko. So, siguro kaya nakaka-relate sila dun sa mga songs na kinakanta ko. Ayun, but yun lang yung naiisip ko. Pero, alam mo, Tito Boy, sobra akong natutuwa na I inspire them. Kasi, you know, I've been doing this for a long time. That's right. And more than the fame, more than the all the attention, although I appreciated it and I like it, I love that I get to inspire people. You inspired a whole generation of singers, as you said in an interview. That's on spot. Pero ang nais ko lamang sabihin din, kaya mahal na mahal ka ng gay community plus plus. Dahil ikaw, papatul ka. Halimbawa, hindi totoo to. Halimbawa, Anton Diva would launch, would do a concert. Yes. Wala kang pinipiling lugar. Well, malaki, malaki, maliit na venue, naroon ka. Halimbawa, merong isang singer na napakahusay na gumagaya kay Regine Velasquez sa Marikina, naroon ka. Halimbawa, merong isang upcoming singer sa Araneta Coliseum who's being launched, naroon ka. Kahit kailan. And I am not pandering to you, Reg. Hindi kita binubola, pero hindi ka maramot. Kasi alam mo, Tito Boy, alam mo naman how I started. Yes. When I was starting in the business, a lot of biggest stars din na at si Martin, si Pops, si Ku, sila Joey Albert, si Gary, they all supported me. Nakita ko yun. They guested me in their concerts and diba, kahit na hindi pa ako talaga kilala, yung unang-unang guesting ko sa, yung pangalawang guestings ko sa Penthouse, nakipag-duet sa akin si Martin Rivera, nag-uumpisa pa lang ako noon. Siya pa yung unang tumawag na Regine sa akin. Diba? Oo, so
pinangako ko yun sa sarili ko na, you know, if I get somewhere, I wanna be able to parang give back. And this is my way of giving back. Right. I will never forget the first time I saw you. Music Lounge, Bert Nivera. Yes. Chona Velasquez. Yes. Kasama mo ang iyong ama, pinakamamahal kong Mang Jerry, yes. Ang haba ng aming pinagsamahan. Yes. Ronnie was there, Tito Bert was there. Ito po yung parang hindi naman tambayan, but if you wanted to see friends in the music business, and the young girl, Chona Velasquez, was brought to us for a meeting, and for the first time, nakita ko si Reg. Nakumanta. Nakumanta na lahat kami na namangha. Namangha na kayo. Oo, namangha talaga ako noon. Sabi ko, saan ang galing ang batang ito? Napagkapayat-payat ko, tapos ang dami-dami kong buhok. Ang kapal-kapal ng buhok mo, yeah, so, ang payat-payat mo, Bulakenya. Bulakenya. Di marunong mag-English. Hindi. Oo, Bulakenya. Mm-hmm. Pero the voice was there. At ang daming taong naniniwala sa'yo. Uh-oh. Naalala ko yun. I remember those days. Alam mo, Tito Boy, nung nag-uumpisa talaga ako, para akong sobrang binless talaga ni God. I mean, ikaw kasi ang hinahawakan mo puro sikat na. Baka lang hindi nyo alam. Ha? Pero ang mga hinahawakan mo noon, si Martin, si Pops, lahat ng malalaking singers, artista sa industriya hinawakan mo. Tapos biglang nandito ako, biglang sinasabi ni Ronnie, ano mo na rin yan, tulungan mo na rin. No, that was the time when I was doing, I was handling Koo, Martin, everyone, Pops, Apo, lahat, no? Lahat. But I remember, and then, pero isa sa mga, ito totoo to, isa sa mga, si naka, Desa. Oo, isa, Desa, na nandito ngayon sa Pilipinas, isa sa nakakaantig ng puso. It came to a point na sabi ko, ay, siguro mahusay na rin ako. Yung, during the time, no? Kasi bahagi ako ng kontrata mo. Pag kinukuha ka for a concert, the publicist had to be Boy Abunda. Yes. And I was part of your contract. Para akong yung glam team ngayon. Yes, yes. Ronnie made sure during that time that I was part of your contract. Because we needed you to be there. Because you're that good. Maraming salamat, Judge. Kumanta? Yes. Pero kung naalala mo yung pagkakataon na yon, what was your first impression of me? Nung umpisa natatakot ako sa'yo. Talaga? Oo, kasi ang galing mong mag-English. Eh, hindi nga ako nag-i-English. So parang kakamutan ko lang to ng ulo. So nahihiya ako. But then, you know, you always, yung memory ko na nakakausap na kita, na tawang-tawa ako na yung meron kang bar, saan nga yun? Oh, Pulse Disco. Pulse Disco, na lagi kami nandun. Alam ko. Basta kung may whatever, I'm there. Tapos kahit wala lang, pang padisco lang, nandun pa rin ako. Wala Pasay lang. Road, naalala diba? Ko yun. Ang haba ng ating pinagsamahan. Oo. My God. Oo. Kanina nga off camera was telling you, hindi ko malilimutan kami ni Butch Francisco nung kami pumunta sa inyong tahanan sa Bulacan because we were doing a pictorial for you and yes. We were launching then Regine Velasquez. I will not forget that. Sabi ko, ito yung mga pagkakataon na bahagi ng kwento ng ating mga buhay. Marami pa po yan, but this is not going to be the first and last interview I'm doing with Regine. Pero tatalo na ako. Noong mga panahon na medyo nagkagulo, nariyan na si Ariel, si Jelly, ikaw, sabi mo nga kanina, pati love life eh, ako eh, nasaksihan ko ito. Reg, matapang na tanong. Noong hindi kayo nagkaayos ni Ariel, and I was managing Ariel Rivera during that time, nagalit ka sa akin? Wala naman akong reason para magalit sa'yo. I didn't even get mad at Ariel. It was, you know, we were all very young. And it just, it wasn't supposed to happen. Hindi siya talaga nakatakda. And you know, I have to tell you, Jelly is a good friend now. And she is a wonderful wife, a fantastic mother. And I am so happy that I was given the chance to actually know her. Because otherwise, you know, with, minsan kasi, ako kasi makakalimutin ako, Tito Boy, so hindi ko na maaalala kung ano yung mga nangyari before, but because Augie became my husband, I had the chance
to know Chelly. And I'm so, kasi close yan sila. Magkaibigan. They're very close. Right. They're like a group. So I'm happy na nagkaroon ako ng chance na to get to know her. Kasi dun ko na nalaman na ang bait pala niya. She's now, a wonderful you, Reg, woman. Yung sinasabi mo ngayon, yun din ang aking nararamdaman. Kasi for the longest time, pinag-aaway din kami ni Chelly. There was a perception na mas kampi ako kay Regine Velasquez, who's mm-hmm. handling you. Marami noon, iba-iba yung mga usap-usapan. So I also want to take this opportunity, yung sinabi mo, na salamat sa Diyos, salamat sa mga kaibigan natin, that I was also given a chance to get to know Chelly, yes. who's a wonderful human being. Wonderful human being. Dahil lahat tayo noon pinag-aaway-aaway at syempre na blur-blur, di ba? Yeah. Yung mga pananaw, yung pagkakakilala sa isa't isa. Kasi pat ako hindi ko na masyadong, hindi ko na rin maalala masyado, pero ang iniisip ko kasi we were all very young. Mm. Siyempre, pagbata ka, parang right. everything is kind of parang blown out of proportion during that time eh. The most important love lesson you learned mula doon sa episode ng buhay mong yun. You know, Tito Boy, because Ariel was such a gentleman and he is such a wonderful person, hindi ako na-trauma sa love. I was after... We parted ways. Was he your first love? He wasn't, I don't think he was my first was love. Was he your first formal boyfriend? Formal okay. boyfriend. All right. But so, hindi ka na trauma dahil? Mabait siya eh. Mm-hmm. And then sobra siyang naging gentleman sa akin. So, parang wala akong pinagsisihan dun sa relationship na yun. Although, it was short, but I know that what I felt was real. And what he felt was real. What he felt was real also. Kaya lang, hindi talaga siya... Nakatadhana. How short was short, Reg? I don't even remember. Maikli lang talaga yun eh. Like, less than a year, I think. But, you know, kung gaano man naging katagal yun, I had a great time. Of course. He was lovely. Yeah. And he still is, actually. He still is. And you have become very good friends. And we are. And I love working with him. But Jelly, I love Jelly. Na. Alam mo, gusto ko lang sabihin, idol ko si Jelly sa pagiging nanay. She's totoo such naman. A wonderful mom. Napakaganda. Napakahusay. Kung kalahati lang ng ginawa niya, magawa ko kay Nate. As a mother. So happy. Yeah. Oh. And as a wife. You were in Australia together. Yes. Kayo bang dalawa ni Ariel, ikaw lalo na, yeah, there, na sisindak pa rin kayo kung gaano nyo napapakilig ang mga tao? Oo, actually, alam mo. Meron eh, di ba? There's a special thing between the two of you. May diba? Chemistry. Uh-huh. Alam mo, naalala mo ba yung ginawa naming concert together? Doon yes. yung nag-umpisa, may chemistry talaga kami. Ano nga yung show na yun? Two hearts, one beat. Thank doon, you. Doon pa lang talaga may chemistry na two talaga hearts, kami. One beat. And nakakatuwa na meron pa rin kaming ganong effect sa audience. Meron. And I'm happy because that means we can work together again for something. Uh-oh. Pero Reg, kayo ba ngayon na magkakaibigan, Augie, Jelly, ikaw, Ariel, napag-usapan nyo ito? Napagtatawanan nyo yung mga nakaraan? Hindi na namin napag-usapan. Hindi na. Parang wala na yun. Parang dumaan na talaga siya sa limot. Ang mas importante sa amin ngayon, yung aming pagkakaibigan. My husband is very, very close to Jelly and I know... And because your husband is also an angel, if anybody should go to heaven now, it should be Oge Alcacin. Wag muna! No. I mean, what I'm trying to say is, among all of us... Ito ba, wag muna! Among all of us, friends, halimbawa lamang, kung may nararapat at karapat-dapat mapunta sa langit, yung asawa mong yan. No, really, I mean, yes. from the bottom of my heart, I mean, what a human being. What a wonderful, beautiful human being. Tito Boy, I seriously... I have not met anyone who does not like him. I have not met anyone who doesn't like him. Now that you're saying it, ako rin. Diba? Para I cannot imagine anybody disliking, or even hating is a strong word. I can't imagine anybody disliking. It's like, my guy is such a wonderful person. Tito Boy, masaya ako dahil sa kanya. Okay. Naiiyak tuloy ako. Nai-emotional tuloy ako. Kasi yung asawa ko talaga ang
bibigay ng napakaraming joy sa buhay ko talaga. Kaninong Monday, I was very nervous kasi it was my first time to guest in Showtime. Ina-anticipate ko kasi yung pag-guest ko doon kasi excited ako. Tapos, gusto kong makita ako ni Vice na sa stage ng Showtime. So, but I was so nervous. Ayan. Mm-hmm. So, I texted him. Sabi ko, can you come early, please? And he did. He came early. So, he was there. Mm-hmm. Ganun siya. Ganun siya ka-supportive talaga. He was there, closed, ha? He was not naked. Do you know that your husband is sexy? Talaga, what a question. Do you know that your husband is actually sexy? He is, right? To me, he is. Of course. To me, he is. Of course. Tsaka ano yan? Para sa akin, ha, to wala me, nang... To me, he is too. No. Gusto ko lang ba? Malaman mo ito. Yes. Uh-oh. I think he's sexy. He is. Well, kasi his sense of humor is sexy. Alam mo, meron siyang ginagawa sa akin na lagi kong hindi kinakaya. Yung tititigan niya ako. Tapos sabihin niya, honey, look at me, look at me. Tapos hindi ko talaga kaya. Oo, dahil pag gusto niya, pag nakatingin ka sa kanya... Eh, kasi parang hinuhubarang ka. Alam mo yung titingin hindi ko talaga kaya. Hindi ko talaga kinakaya yung titig na yun. Tapos lagi niya naman akong ginagano. Naiinis ako sa kanya. I'm sure sinasadya niya yun. Sinasadya niya, syempre. Pero, I think he's sexy. I think he's the most handsome guy ever. What is sexier than his voice? Hello. What is sexier than his sense of humor? Diba? Ano pa? Ano pa? Yung height? Reg, you've been in the public space for a long, long time. Oh my ano gosh, mga, for a long time. Ano yung wildest rumor, gossip about you? Na nagparitoke ako ng ilong, nagparitoke ako ng mukha. Lahat na lang pinaritoke ko. You know, there's an explanation. You know, Ronnie and I talked about it, or I don't know if it was Ronnie, yung tungkol sa ilong mo. I think there was a time kasi that you fixed your teeth, eh. I had, kasi diba? Sira-sira yung ipin Tama. Ko, eh. Kaya medyo so, naka-apekto dito, and people thought that you had fixed your nose. But you know, when I guested in Magandang Buhay, okay. So they showed pictures of me, some clips of me singing, it's the same nose! Uh-oh. Okay. Yung paano naman yung angta? It's the same nose! Ang taas. Hindi kasi, syempre Tito Boy, talaga namang pag nasa industriya ka na, gumaganda ka talaga. Totoo naman yun. Gumaganda ka. Tanong mo kung bakit? Bakit? Eh, kumakain ka madaming beses na isang araw. Dahil pinagdaanan mo ang buhay na? Mahirap. Diba? Oo, na halos, hindi, tatlong beses naman. Tatlong beses pero, naman, oo. Siyempre, konti-konti. Dahil masisipag ang iyong mga magulang. Oo. Parati kong sasabihin yun. Yes. Dahil maganda, kakapamili ka na ng mga pagkain din na maganda sa balat. Yes. At saka syempre, may makeup na madali namang mag-contour. Alam mo, you've always been very conscious. There was a time in your life na napaka-conscious mo sa Ingles. Ako naman noon, I'm so conscious. Dahil Bisaya ako. Katulad ni Mang Jerry, di ba? Yes. Yung nagiging E. Parati ko yung sinasabi. But, you know, I always tell students, do not ever believe that accent o kaya yung E nagiging E defines who you are. Yes. Naging conscious ka ba? I mean, did you deliberately studied... Mali pa ang tense. Did you deliberately study English para makapag-communicate ka in the language? Actually, hindi. Talagang sa kakausap? Oo, sa kakagamit. And people would talk to me in English all the time. Ronnie would encourage me to speak in English. Pero alam mong may pinakamalaking influence sa akin si Freddie Santos at si Bambi Santos. Because they speak so fluently. You know, natural. And first natural language sa kanila. Nila, eh. So ako, kaibigan Freddy. I'm just trying to absorb everything that they're telling me. And that's who you are. Me. Yes. Uh-oh. Ina-absorb ko lang. And then hanggang sa eventually, natuto na ako. Pero maikwento ko lang sa'yo, Tito Boy, kasi yung aming daughter, si Lila, sa amin na nakatira for 1 year. Okay. Yung first year niya, yung 3 months ko,
masakit lagi ulo ko, Tito Boy. Dahil? Kasi, nag-i-English naman ako, pero yung 24 hours, mahirap eh. Oo, dumudugo talaga yung ilong ko. Tapos, pero alam mo, after 6 months, parang na-feel ko, tumalino ako. Hindi nga. Tapos ngayon, yung anak ko ganun din, English-English, ang hirap. Napapalaban ka na. Napapalaban ako. Ano yung panahon sa buhay mo when you were quoted to have said, I am fucking Regine Velasquez? What have was I that? Have I ever? Freaking. Freaking, not fucking, I'm freaking. Sorry. I'm sorry, nagulat I apologize. Nagulat din ako. I apologize. Freudian slip. I am freaking Regine Velasquez. Ano ang konteksto nun? Kasi there was an artist, but we're okay now. Parang she was saying, she was complaining that I didn't introduce her well or something like that. And I didn't sang her song well. Ganyan. She was, medyo I got a little upset kasi hindi naman ako nagagalit eh. I'm very, hindi ako confrontational na tao. Okay. But during that time, I think mainit yung ulo ko talaga. Tapos parang kinocomplain niya na I didn't introduce her well dahil, and then another reporter I think said na baka daw nai-insecure ako sa kanya. Okay. And that was the whole, why would I be insecure? Yun yung konteksto. Oh, I'm freaking Regine Velasquez. But it was wrong for me to say that. I am, that's not my, mayabang eh, that's not my personality. That's not you. Pero lahat tayo pinagdadaanan. May mga pagkakataon. May mga pagkakataon na minsan, parang nahahamon lang yung pagkababae mo. O pagkatao. O pagkatao mo, and you feel like you need to fight. But that is not me. It's really not me. Although, nung time na yon, as soon as I said it, I regretted it. Because I knew that was not me. Did you apologize? I didn't. I never had the chance to apologize to her, but we're good. We're good. But kasi nga, since makakalimutin ako, nakalimutan ko na rin na meron ganun. May ganun, no? May ginagawa ka isang bagay. You weren't happy about a thing you did. Yeah, and you just I forget. You and just then forget it. I saw her next. She's a wonderful singer. Who are we talking about here? Faith Cuneta. Ah, okay. All right. She's a really good singer. Okay. Does she still sing? I haven't ang seen galing things. Kaya nun. Ang galing kaya. Okay. Pero nakasalubong kayo at saka para. No, we're good now. 2013, something happened. I think you were celebrating your 25th anniversary. Yeah. There were talks that you were losing your voice. And of course, we were worried. Yeah. What happened? I want to find out when that happened and when you thought you were losing your voice. Did you want to retire? Did you want to walk away? And number two, given the chance, sino ang nais mong makatrabaho? Si Daniel Padilla o si Piolo Pascual dito sa ABS-CBN ang makasagutan. Sa pagbabalik ko ng TWBA. Kami nagbabalik mo dito sa TWBA. Kasama pa rin po Regine Velasquez. Okay, 2013. Something happened. 25th anniversary, parang you almost lost your voice. No, I completely lost my voice. You completely lost your voice. I have never experienced that. Tito Boy, namamalat ako. I will not have my speaking voice, but I can still sing. I've lost my voice so many times in the past, but I can still sing. This time, I couldn't. Wala talaga. It's like I slept at night and someone actually reached out inside my throat and took my voice away. It was like that. It felt like that. How scary was that? I woke up in the morning and I couldn't say anything. I couldn't talk. There was no sound coming out. So I told my husband, I have no voice. How am I gonna sing like this? But you know, the 2 weeks prior to the concert, I was singing. I was singing and all in original key lahat. And it was like nothing to me. So, ito nangyari ito on the day? On the day.
Oh my God. And then? You know what I realized kasi? During that time, ang yabang ko eh. I wanted kasi to prove to everyone that I still have it. Because people were saying, she probably won't be able to sing anymore. She's lost it. She doesn't have the key. You know. Blah, blah, blah. So, ang yabang ko na parang, ganun na. So, talagang lahat ng mahirap na kanta, kakantahin ko that day. And in my head, I still have it. I could still sing them, all of them. And I was singing them. I think I forgot the reason why I was celebrating my 25th year. I thought I was there to prove to everyone that I can say, I can still sing. That was not the... I missed it, kumbaga. Hindi ko nakuha yung... That point. The point of celebrating the 25th years. Year. And, you know, Tito Boy, to this day, it's still the most memorable concert for me. Because even though I didn't have a voice, my audience didn't leave me. They were singing my songs. They were all singing for me because I couldn't. And right there and then, I realized that this is why I am celebrating my 25th year. I'm celebrating with these people who's been with me, who've been with me since the beginning of time. And also, I'm supposed to say thank you to God. I'm supposed to tell everyone that I am a testimony. My whole life is a testimony. My voice is not mine. Borrowed. It's only borrowed. I borrowed it from God. So, Reg, anong problema? What was the problem? So, did you go to a doctor? There was nothing. So, wala? Yeah. I mean, I had a little... acids, something. Yeah, but... And then I had nodules. Okay. I think God was just really trying to. No, but they were not enough, you know. The nodules were not enough. Enough for me to lose. Lose it. Your voice. I mean, completely. Pinaalalahan ka lang. Na ito ang dahilan para mag-celebrate. Hello. Mas yes. Magaling ako sa iyo. Right. So dumating ka sa venue. Where was the concert again? MOA Arena. MOA Arena. I was given steroids left and right. So you went into the concert in this state. Na parang walang lalabas. Pero walang lalabas. Buong tapang lumabas ka pa rin. And then you realized, and when they were that singing the songs for you. It was wonderful. It was wonderful. Kasi alam mo, ang fear, greatest fear ng mga singers, ng mga performers, na yung tatayuan ka ng mga tao, hindi mag-standing ovation, ha? Kundi para umalis, ha? Tama. Greatest fears namin ng mga singers, mga performers. Tama. So yan ang fear ko, na napapanaginipan ko yan, Tito Boy. Hindi nila ako inalisan. Hindi nila ako nilayas. Humbling, no? So humbling. Humbling. So humbling. So yun talaga yung natutunan ko dun sa concert ngayon. Pero sa totoo lang, Tito Boy, hanggang ngayon, bit ko pa yon. Kasi I didn't just lose my voice that day. I lost my confidence. And I haven't been able to regain it back. To regain it back. I have not been the same since that day. Okay. Yeah. But are you now open to singing your songs not in their original keys? Are you now more open to the keys that you can manage? I am accepting. You are. The reality that I am going to be 50 soon. Right. And that it's a wear and tear. It comes what are you age. Gonna do? Yeah. Reg, ano yung pinaka punishing na kanta na ginawa mo o patuloy mong ginagawa? Lahat? Lahat. Wala yata akong kanta na hindi talaga? Naman pinapa... Hindi ko rin alam, Tito hindi Boy. Hindi mo rin alam. Hindi pero ko rin lahat alam. Talaga. Ha? Parang, sino ba nag-umpisa noon? Parang... Hindi ko rin alam pero paano ba nag-umpisa yun. Did you want to quit the business? Alam mo, many times, I would when my voice would give out on me, sometimes it would crack. Parang laging ayoko na kumanta. Natutroma kasi ako eh. Kasi nga, hindi ako sanay. Alam mo, Tito Boy, ang boses ko sobrang reliable.
I mean, magkakasakit ako, I won't feel well, hindi ako makakatayo. But when I sing, I open my mouth, there's a voice. I sleep, I wake up, I open my mouth, there's a voice. It's always there. But now, it's not. So, it's... Pero alam mo, nakakatawa ngayon kasi nga, since my voice is not as reliable as before, okay. I am more passionate about singing now. I don't know why. Pero ako naman ang tingin ko, because it comes with the years, no? Yeah. Pero may mga nadadagdag eh. Yeah. Diba yung nuances, the spirit, you know, the stories. Yes. Now the motherhood that, yes, that comes, yes, with the song. Iba ka na magkwento eh. Nagkukwento na ako ngayon. Yun. Hindi na ako kumakanta lang. Nagkukwento ka na. Nang lahat ng pinagdaan, ang the good, the bad, tsaka, lahat na ito kasama. Hindi ko na inaarte. Dati kasi pag kumakanta ako, I have to act it out. Piniperform. Oo, I have to perform it. But now, I don't really have to. Because I've experienced life. Right. Mm. Oo. Pero yung, you still drink iced water? Yes. Yung pa rin? Yes. You know, I always tell people that story. Na pag si Regine Velasquez, di ba iniiwasan natin na kailangan maligamgam ang tubig. Ikaw, yellow. Malamig. It soothes my throat. I don't know why. So, ang ibig sabihin lamang talaga nito ay kanya-kanyang... Kanya-kanyang ano yan? Oo. Kanya-kanyang practice, hiyang. Kanya-kanyang hiyang. Oo. And what's most interesting is you're doing a concert, Regine, at the movies. At the movies, yes. This is at the New Frontier. This is the Kia Theater? Yes. Oh, right. Oo. Diba dati talaga siyang New Frontier? Yes. Tapos ginawang Kia. So, ngayon binalik nila ulit yung pangalan. And I'm going to be performing mga songs from the movies. There you go. From the movies. November 17. 24 and 25. Yes. Yung first night namin, I will be with Piolo Pascual. Okay. And then the second night, I'm Shall we? Excited. Yeah. This is the first time that she's guesting in my concert. And you know how I love You're her. You're joking. Yes. Ngayon lang? Ngayon lang. Idol na idol ko siya, di ba? Alam mo naman. Yes, alam ko yun. Alam mo naman yung story na yan. That's on the 24th. And with then on Miss the Sharon Cuneta. Cuneta. The megastar, okay. The one and only. Oh my God. And then of course, our yung last night namin, which is the 25th, I will be with Daniel Padilla. Alam mo kung bakit? Kasi nakita ko siya dun sa ball. Di ba, Hisam? I was so impressed. Galing. I was so impressed. Sabi ko, napanganga talaga ako. Hindi ko, kasi hindi ko naman siya nadidinig pa kumanta live. Hindi ko pa rin siya nakikita in person actually talaga. So, it was the first time. I was so impressed. So, I asked Carla if he can be one of the guests. I also asked him personally. And he said yes. And he said yes. Ako naman, yung experience lang na yun, dun sa ball, yung kanyang, the table of sila Daniel, ay nandun sa, almost sa my dance floor, right? Yeah, yeah. My stage. For the first time, I saw Daniel singing. Na napaka, there's some, I don't know what it is. He was so comfortable. He was so sexy. He was so natural. Yes. Na ang dali-daling panuorin. I agree with you. I was very impressed. Not only with his voice, but his, like you said, yung his the totality, no? Malandi siya kumanta. Galing. No, and it's very important na may landi ka may talaga landi, pag kumakanta. Oh, oh. So pag ikaw pinapamili, halimbawa, si Piolo ba o si Daniel? Sino ba ang iyong pipiliin at bakit? Ano ba ito? Ano ba ito? Glorious ba ito? Ano bang? So, umpisa. Ganito, sandali. Ego glorious ba? Dali, Reg. Ano ba? Ano ba? Dali, Reg, huwag mo ko uumpisa ng ganyan. Dahil baka kung saan tayo makarating. Diba? Umpisa natin doon. Kung papapamiliin ka, kung sino ang gusto mong makasama sa pelikula, si Daniel, si Piolo? Pag si Daniel siguro magtita kami, tapos tawag niya sa akin, Chang. Okay. I would love to work with both of them. Si Piolo, nakatrabaho ko na sa isang pelikula. That's actually, right. Sa maalaala mo kaya, sa MMK, pero bata pa kami noon. And then, like 7-8 years ago, we did a movie together. Right. Oo. Napagsamantalahan ko naman siya. You know, when young sing, yeah, napagsamantalahan talaga. Hindi ko kinakagat ho, dahil baka kung saan ho kami makarating dito sa mga pagsasamantala. You know, when people say, Regine, I am a singer, I'm eavesdropping on this conversation, ano ba ang mga techniques? How do you sing? I don't know also. You know,
Aside from the story, of course, that everybody knows, nilulublub ka ni Mang Jerry doon sa dagat. Naka-strengthen talaga yun ang diaphragm mo. Yes, actually. Yun ang sinabi ni Mr. C that it has... Who's a national artist now. Yes! Congratulations, Mr. C. We're happy. It has made my stomach muscle really strong. And plus, swimming is good for the lungs. So, okay. Yun ang talagang naging ano nun. Tsaka, somehow, when you're in the water kasi, and you're singing, it's much harder. Okay. Diba mahirap kasi there's pressure, but when you're out, it's easier. Would you advise young singers to do that? I think they're doing it. They are doing it. A lot of them are doing it. But, you know, Tito Boy, sa akin, ang pinakamagaling na teacher is experience. It's the best teacher. Meaning, you'll figure things out. Listen to yourself. On your own. You just have to keep singing. You have to keep practicing. Kasi habang nagpo-perform ka, gaya niyan, may nawawala yung boses mo, you will discover a new technique on how to make your voice come out because nga you're malat. It's like that. But you have to listen to your voice. You have to listen to your body. You have to listen to yourself. And you have to keep singing. You have to keep practicing. Right. And all the techniques you will learn on your own. Kasi ako ganun eh. Anong favorite theme song mo? Movie theme song. Siyempre, kailangan ko'y ikaw at saka kailangan kita. Alam kong bias ako, parehong sinulat ng asawa ko, pero memorable kasi sa akin. Kasi noong nga eh. Yung kailangan kita, hindi ako makapaniwalang siya sumulat noon. Ang bastos ko ba? Dahil? Tinanong ko, ang ganda eh. Sabi ko, are you sure? Okay. Ikaw sumulat, ang ganda nung kanta. Reg, just a few lines. How would you do that song now? Just a couple of lines of the song. Kailangan kita ngayon at kailanman. Kailangan mong malaman na ikaw lamang ang tunay kong minamahal. At tangi kong hiling ay makapiling ka muli. And the other song, just. Kailangan ko'y ikaw dito sa piling ko. Kailangan kong matama ang pag-ibig mo. Iyon. You know, I remember when you were starting, Ronnie talked to me about a song. Sabi niya, boy, you have to listen to her do it. Do you remember what it was? You had low points and high points. Duet? No, it was a solo song. Na parang, it's an old song. Yeah. Na sabi niya, listen to how this girl do it. Talaga, I don't know what song Ebb is. Died. That's my father's favorite song. Diba? Naalala mo? Yes. You wanna hear? Just a few lines. First the tide rushes in, plants a kiss in your eyes. Makalimutan ko na yung letra. Paano nga yan? Pag nangyayari ng ganyan, sabihin mo, happy fiesta. Happy fiesta! At last, we're face to face. And as we kiss to an embrace. Yan. Wow. I remember. That's that my song. Father's Mang favorite Jerry's song. Favorite song. Yeah. Pelikulang nagpaiyak sa'yo. Just very quickly. Stealing Magnolias ba yun? Steel Magnolias. Ganda. Nagpatawa na pelikula. First thing that comes to mind. Nagpatawa. Uh-huh. Ano yung movie ni The Rock at nung that Yes, I like that movie. Uh-oh. Favorite movie of all time. Pretty Woman. We will have to do fast talk. Okay. Okay. We'll have to do fast. I'm excited to do this. I just want to let you know, but at the same time, I'm stressed. Okay.
Kanina pa kasi, di ba? Yung, ano ba? Okay. Naalala ko lang, pero mamaya nito. Purong sulong. Sulong. Araw-gabi. Araw? Sipag-tsaga. Tsaga. Aso-pusa. Aso? Tapat o sino? Pwede both. Scrambled, sunny side up. Sunny side up. Taguan, patintero. Taguan? Yakap, halik. Halik. Sampal sa bunot. Both? Walang tulog, walang kain. Walang tulog. Kung bulaklak ka, ano ka? Sampagita. Kung hindi ka singer, ano ka? Teacher. Kung lalaki ka, sino ka? Si Jake Cyrus. Kung ulam... Wala ko maisip. Kung ulam si Ogie, ano siya? Crispy pata. Kung dessert ka, ano ka? Leche flan. Ilan ang tunay mong kaibigan? Lima. Nakakailang cups of rice ka? Sampu. Ilan ang mga sapatos mo? Mga 300. Anong lasa ng dugo mo? Baka maalat. Huhulihin ka ng pulis. Anong kaso mo? Tumawid ako, jaywalking. Paboritong amoy? Amoy na asawa ko. Paboritong love team? Katniel! Happiest place on earth? My home. Dadalaw ako sa tahanan ninyo. Anong ihahain mo sa akin? Sibas. One thing you do when no one's watching? I pick my nose. One song that takes you back to your childhood? In Your Eyes. Rank in the following from 1 to 5, 1 being the best. Morissette, KZ, Angeline, Yeng, Sarah. Hirap naman. Okay, number 1. No, sa... let's start with number 5. Okay. Okay, 5. No. Number 1, Sarah. Number 1, Morissette. Number 1, Angeline. Number 1, KZ. Number 1, Yeng. Na, oh, yun. Number 1 lahat. Bakit ba? Kanya-kanyang usapan to. Walang pakialaman okay. Dito. Last night of the world, you were to sing a duet with one of them. Sinong pipiliin mo? Silang lahat. Walang pakialaman dito. Saan hindi ka magaling? Sa sayaw. Regine, how much are you worth? I don't know. That must be a lot. That must be a lot. Sabi ni Mami V, but I wanna say that because of what I do, parang it doesn't matter. Okay. It doesn't matter what I'm worth. What's important to me is I inspire people. You guys have conjugal savings. Oh, you mean that? Yes, I mean that. Yes. Alalahanin ho natin, may-ari ng mga bangko ho si Ogie Alcacid, kaya familiar ho ito sa pera. Di ba? Oo. Yeah, he knows. Actually, magaling siya sa pera. Inuutangan ko nga siya. Oo nga, ako din. True or false, Regine Velasquez Alcacid is the best singer in the Philippines, so talagang of all time. False. Are you a better wife or mother? I hope I am. Are you a better wife or mother? Both. Ugali mo na ayaw mong manahin ni Nate. Masungit. Kulay ng puso mo ngayon. Pink. Tanong na hirap kang sagutin. Kung kumain na ba ako? Sexiest man in the Philippines, maliban kay Ogie. Sexiest part of Ogie's body. His face, his eyes. When do you feel sexiest? When my husband desires me. Saan ang kiliti mo? Sa kilikili. Sinong mas madalas mga labit? Ikaw o si Ogie? Deb, syempre siya. Last performance of your life, saan? Sa bahay ko. Sinong nasa front row? Halimbawa, kung may mga upuan. Asawa ko at I can imagine my grown-up son. Wow. And my daughter. Final song. Final song? I'll probably sing Kailangan Ko Ikaw. Oh. You're at the pearly gates of heaven, tatanungin ka ng Diyos. Regine, bakit kita dapat papasukin? Anong isasagot ka? Hindi ko po alam, Lord, pero mabait po ako, Lord. Kaya papasukin mo na ako. Okay, ipipinta ang portrait mo at ilalagay ito sa National Museum katabi ng spolyarium. Grabe naman.
How would you pose for this portrait? Ipakita mo sa amin. Yan. Ganyan. Ito ang camera mo. Wow. Diba pang spolarium? How do you pronounce that ba? Spolarium? Spolarium. Hindi liya. It's spolarium. Spolarium. San? Oo nga eh. Ganon. Ipipinta ang mukha mo at ito'y ilalagay sa National Museum katabi ng spolarium. Ano ang pose mo? One ito, word. Ganyan. Diba pang spolarium? Ganda. Gusto ko yung ganda. Maraming salamat. Hindi thank pa ho. Thank you. Sandali lamang. Pag-espesyal ang ating mga panauhin dito ay dalawang araw ho ang TWBA. Kaya ito lamang po ang first part, ang end ng first part ng ating pag-uusap. At dito ko sana uumpisahan at tatapusin ang ating tatapusin ang first part at uumpisahan ang pangalawang part. Totoo ba na nagselos si Augie at one point in your life kay Robin Padilla? Ang kasagutan bukas. Malalaman nun natin dito lang bro sa TWBA. This is our second episode for the one and the only songbird, Regine Galante. Songbird. I wanted to be called a songbird at one point in my life. Did you? I yes. Love the name. I love that. Sino ang nagbigay nun? Ganda, no? I think pinag-usapan niyo yun. Parang, I think in a discussion, but I love songbird. Parang it cannot describe anybody else but you. Thank you. That's a brand. Yes, but you know, the reason why he called me Songbird is because parang at the time, he didn't want, kasi lahat megastar. Yeah, right. Star superstar. For all season. Oh. Diba? Seasons. Superstar. Parang at the time, parang hindi pa ako deserving na magkaroon ng star sa name. Kasi I was only starting. And he wanted gusto niya yung medyo humble na title. And feeling niya, a songbird is... And it worked. Yeah. It really worked. And talagang, meron nga ako mga kaibigan na tawag sa akin, songbird eh. Correct. Parang naging nickname meron. Ko na eh. Oo, andyan na ba si songbird? Yan, ganyan. Dumating na ba? Oy, pakainin nyo na si songbird. Baka nagugutom. Hindi na nga siya title for me. Nickname na siya talaga sa akin. Became a name. Name, oh yeah. Diba? At saka, napapag-usapan lamang yung mga nakaraan din. I remember because a lot of people were very, very kind to you. To us. Yes. You know, remember, Pops used to give you gowns. Yes. Tsaka, I call her my discoverer. Si Pipay. No, because the reason why Ronnie discovered me is because of her. Kasi meron silang portion noon sa penthouse na parang newcomers. And she was the one who remember suggested that. Me na to sing in penthouse. And that's where Ronnie saw me. Let me tell you also how I got Ariel on the stage, on a major stage. I think it was Pipay who was doing a concert at the Ultra. Martin was directing. Yeah. Ariel was very new. Wala pang nakakarinig. Nobody knew Ariel Rivera. I called Martin and I said, Pipay and Pops, i-guest nyo naman tong bagong ito. Para may guest kayo in the, you know, in the first part of the concert. Without hearing him, Pipay and Martin said yes. I mean, ganun talaga sila. Di ba? Ganun kababait. And you know, up to now, they're the same. They're like that. Tama. If you need them, if you want anything, nariyan sila. Andyan sila lagi. Maraming salamat, Pipay. Maraming salamat, Martin. Okay. May kwento lang ako kay Ariel na nakakatawa. I first time I met him was here in ABS-CBN. We guested in Palibhasa Lalaki. Okay. Tapos ang tanga-tanga ko kasi ini-interview ko siya kasi hindi ko pa siya nami-meet, hindi ko pa alam. Sabi niya, oh, you're Ariel. Yeah. Nag-record ka na? Do you have a song? Sabi niya sa akin, yeah, my song's number one. So parang, have you been living under a rock? I'm so embarrassed. Sana kahit minsan. That was a time. Yes. Oh, pero you know him. That's him. Yes. Hanggang ngayon, pag tinanong mo si Ariel, ganun pa rin ang sagot. Oo, ganun pa rin. Wala naman siyang pakialam. Wala. Oo. Kilala mo yun. Wala. Yan ang taong pag sinabi, wala akong pakialam. Wala talaga. Pakialam talaga yun.
Name That Leading Man is a game we play here with some of our guests. And that's exactly what we're going to do. Nariyan ang mga litrato sa iyong harapan or sa tagiliran ng iyong mga leading men. At ipapakita mo lamang sa amin kung sino sa kanila ang number one, name the leading man na pinakamatakaw sa pagkain. Oh my gosh. Sige nga. Alam mo, ito, hindi lang halata, pero sa set, ang hilig kaya kumain ito. Galing talaga. Saka kinakain ito mga banana cue. Ano kasama ko siya? Banana cue, fishbowl, okay. Yun. Name the leading man na pinakamabango. Ay, ito. Oh, boy, eh. Sobra lagi. Lagi. Tapos, ganda-ganda ng kamay niya. Name the leading man na pinakagalante. Yung nagbibigay sa'yo ng pera. Binibigyan ako ng pera. Pera o kaya regalo. Alam mo naman. Parang hindi yata nila ako binibigyan ng tawa ni Masyon, kahit na mga to. Pero si Robin siguro yung ano. Pinakagalante. Hindi naman ako binigyan ng pera. Maghihintay ako. Name the leading man na pinakakuripot. Ah, madali yun. Hindi nga, totoo. Ay, sorry. Oo nga. Kuripot nga to. Aminado naman siya. Oo naman. Okay, ang yaman. Name the leading man na ayaw mong makatrabaho noon. At bakit? Talaga? Bakit? Eh, kasi lagi siya akong late. Inis na inis ako sa kanya. Tapos, lagi niya ako pinaghihintay. Actually, hindi ko kasi naiintindihan yung paggawa ng pelikula kasi singer ako. Alam mo naman, pag singer, 4 hours yung rehearsal, may time lang. Eh, sa pelikula, hindi ko alam na magdamagan pala kayo nandun. Tapos ito, pinaghihintay ako. Pero nung next movie namin, hindi na niya ako pinaghihintay. Tanong mo kung bakit. Bakit? Kasi magmumulta siya ng 5,000 pesos every hour pagka na-late siya. Eh, sa kakuriputan niya, hindi siya na-late. Okay. Name the leading man na gusto mo makatrabaho muli. Lahat sila. Kung pwede. Hindi kaya ng kamay ko lahat eh. Oo, pero lahat mo gusto makatrabaho. No, bakit hindi, di ba? I would love to work with all of them again. Okay. Here's a very, ano yung word na ginamit kanina natin? Wholesome. Wholesome. Yeah, oo. Name the leading man na pinakamahusay humalik. Sige na nga. Oh, okay. Okay. Name the leading man na bet mo, pero di ka bet. Parang wala namang may wala bet naman sa akin. Oh, talaga? Oo. Uy, hindi ko nahalata. Hindi okay. Sure. Name the leading man na lagi mong ka-text hanggang ngayon. Yung asawa ko. Oh, wala ka siya dito eh. Okay, ito na. Name the leading man na pinagselosan o maaaring pinagselosan niyo. Ako diretsa na. Pinagselosan ni Augie si Robin Padilla. What is the story? Kasi nagkasabay yung pelikula namin, yung second movie namin ni Robin that time. Kami na nun ni Augie. And we were not out yet. So, syempre, eh, landian kami na landian ni Robin Padilla sa pelikula na yun. Ewan ko ba? Eh, syempre na si Celo siya kasi okay. He called me one time and he was crying. Oh. And he felt so bad that parang, why, parang, ba't kailangan niyo pa gawin yun? Ganon, yung parang, during the promo. So parang, wow, hurt naman. Na hurt siya. And sabi ko, eh, wala, promo lang naman yun. Tapos hindi niya maintindihan. Eh, after nung naging out na kami, tinanong ko sa kanya bakit. Kasi syempre, sabi niya, Han, hindi tayo out eh. So feeling ko parang tagong-tago ako and I couldn't tell anyone na ako yung mahal niya. Parang acting lang yan. Okay. I'll tell you now kung paano ko nalaman. Paano mo nalaman? Just before the start of the show, I called Augie Alcacid. Hindi nga, you did. Ko, okay. Yun lang ang pinagselosan niya talaga. Promise that you will not call your wife. I wanna know kung sino ang pinagselo. Alam mo naman yung kasama mo. Oo. Kung gagawa ka ulit ng pelikula kasama si Robin, papayag ka? I'm supposed to do a movie with him. Star Cinema talked to my sister already about it, but I don't know when it's going to happen. Si Augie, papayag na, no? Yeah. Oh. I talked to Marielle. She's so lovely. Sweet. She is so sweet. Sobra.
iba na yung sitwasyon namin iba na. Ngayon. Oo. Hindi naman siloso talaga yung asawa ko. It's just that nangyari yon dahil nga hindi pa kami out. So, that's understandable. Right. At saka yung feeling na parang ang saya-saya nyo. Oo, eto ako, walang siya. Nakakaalam. Oo, you know, you understand oo, that. Oo, okay. And since we're talking about leading men, let's talk about Kapamilya Actors na gusto mong makasama sa proyekto. Narito, let's see the actors. Let's start with there. Coco Martin, Zanjo, Richard Yap. Okay, what comes to mind pag Coco Martin ang sinabi? Action star. Because of Provinciano. Star, oo. Yun ang parang, alam mo, nakikita ko na nga si Fernando po Junior sa kanya. To a certain point, no? Hindi, ewan ko, pero basta yun na yung nakikita ko. Pati yung the way he is with people, the way he is with Tita Susan. And the way he deals with people. Yeah, with people. The way he's helping people. Exactly. Okay. So parang nakikita ko na si... Zanjo, anong pumapasok sa isipan mo? Ang pogi, ano? Yun lang talaga na sa... Ang pogi, ang guwapo. Richard Gutierrez. Eh, syempre, kilala ko naman yan. Actually, naging... kaibigan ko na rin yan sa kabila pa man. I'm happy for him. Okay. And he looks so happy now. I'm glad that he's here and acting again. Yes, a movie. Right. Yeah. Jericho Rosales. What comes to magaling mind? Na artista tong batang to. Magaling. Kahit nung dati pa, nagagalingan na talaga ako sa kanya. Sam Milby. I wanna work with Sam Milby. He sings. He acts. I think he's a very talented man. Although bad siya dun sa soap niya. Oo nga. Sa Halik. Pinapanood right. ko eh. Oo. Gerald Anderson. Ay, kagwapong bata. Uh-huh. At tapos parang tahimik lang siya. Tapos parang in love na in love. Nakita ko yung sa ball, yung inaayos na yung gown ni Bea. Tapos si Bea talagang tumayo. Ayusin mo yung gown. Sabi talaga nakita na mo yun. Palakpakan talaga ako. Gagawin ko rin yung sa asawa ko, Han, ayusin mo yung gown. Ang cute! Totoo, ang I saw cute. That. Such okay. a gentleman. I love Ian it. Ian Veneracion. I've worked with Ian already before sa kabila and I think I'm gonna work with him again. So. Okay, that's good. Paolo Avellino. Ayun si Paolo. Kilala ko naman yun sa kabila pa. Uh-huh. Kilala ko ngayon joy niya eh, dati. Si LJ? Oo, kaibigan ko ninyo. Okay. Ko. Richard Yap. Si Richard Yap, nakikita ko siya sa... Pinapanood ko dati yun eh, yung Please Be Careful ba? Yes. Tama, diba? Please Be Careful. Alam mo, sobrang yung pagka non-acting acting niya works. Right. Tapos, they have such a good chemistry, silang dalawa ni Jody. Ni Jody. Nakakakilig siya, ha? In that's fairness, true. Ha? Okay, other Kapamilya leading men. May batch to talaga tayo dito. May batch? Let's talk about, of course, Danielle Padilla. Well, like I said, I'm very impressed with him. That's right. With okay. his singing. And I've seen some of his movies. I think he's a good actor yes. too. Tsaka may angst yung bata. Ano? Parang may pinagdaanan na ewan mo kung ano. Saka meron talagang meron kakaiba. Meron talaga. Yung kakaibang kapangyarihan. Joshua Garcia. I love him. He's so cute. Mm-hmm. Silang dalawa ni Julia, ang cute-cute nila. Baba din ang panga. Tawagan nila sa isa't isa. Right. And him also, I'm very impressed. He's a good actor. He is. Okay. Si Ken, Enrique Hill. Ang pugi din. At ang galing pala niya sumayaw. Ang galing-galing. Parang pwede mo kong isabay sa kanya. Sasayawan. Sasayawan. Tama. Oo. Kasi parang eto ko, eto siya eh. Ganun eh. Umalalay ka lang ng konti. Maalalay lang ako para makahabol. Konti. Pero magaling ding okay. artista. At ang ganda ng girlfriend niya, hindi Liza. Makatarungan. Oo. Totoo, Liza Pag Sobrano. Pag nakita ko yun si Liza, hindi ko kakausapin. Oo. Palagay sobra ko. Na siya eh. Sobra na eh. Kasi alam mo, lumayo ka, baka masaktan. Oo eh. Oo. Diba? Nakakainis eh. Okay. James Reed. Si James Reed, well, he's also a good actor. And he sings. He's a performer, actually. Magaling. So, magaling din, oo. Naku, ito pinag-uusapan because of the trailer, di ba? Everybody's talking about the trailer of Tony Labrusca and Angel Aquino. Tony Labrusca. Nagkakagulo yung asawa ko sa kanya. Yung uh-huh. asawa ko, isang tumbling na lang, Tito Boy. Uh-huh. Nasa LGBT na siya.
rooms ka, can so kakaawayin ko siya. Can you tell your husband, he is welcome? Ano diba? He's welcome to our community. I know, right? No, but it's so exciting. But another thing that's really so exciting is ASAP. You will be part yes! of ASAP. Yes! Oh my goodness. And now it's going to be called ASAP Natin To. Alam mo, Tito Boy, it's been a while since I've been part of a musical variety show. Okay. And I was telling the staff that I'm so excited, and they're saying, "Yeah, we're excited too." And I say, and I was like, "No, no, no! You don't understand. I'm so excited because it means I'm going to sing. Tama. I haven't been singing in like in a show like this. And ang pinaka excited ako sa lahat. I'm going to sing with Martin. I'm going to sing with Gary." With my husband, with Eric, with Sarah, and sila Yang, sila Angge, si Kizzy, I'm excited to sing with her, si Jed, si Eric. I'm gonna sing with all of them, and I'm thinking of all the possibilities that Galing. We can do. So that's why I'm so excited. Ano ang pagkakaiba nito sa dating ASAP? Ngayon po, hindi na lang siya basta variety show. Kaya naging ASAP Natin To, dahil kasama na po kayo sa ASAP. Wow. Kwento nyo ito, musika nyo ito, ASAP Natin To. Wow. Mm. Ang social, di ba? Ganda. Uh-oh. Looking forward. At narito lamang po ang isang, yes, Mike, what do you want me to say? Sunday night. Yes. Oh, yes. It starts. It starts, yung reformat sa Sunday na po yan, and every Sunday, mapapanood nyo na po kaming lahat sa ASAP. Kami mag-aabang, kami manunood, kami susuporta. At hindi lamang po ito mga kapamilya dahil ngayon, di ba, medyo lumalamig na. Ramdam Oo, na nga. Ramdam na natin ang lamig ng Kapaskuhan yes. na pinapainit ang pagmamahal ng pamilya because family is love. Kaya yes. naman, sabay-sabay nating salubungin po ang Kapaskuhan with the 2018 ABS-CBN Christmas Station ID launch this Sunday, November 18 po sa ASAP Natin To. Yes! Wow! Doon nyo po makikita, doon po ang launching. Napaka, at pag-uusapan natin maya-maya lamang ano yung karanasan during the Station ID. Yes! Diba? That must have been very exciting. Pero, Reg, dahil ito'y pag-uusap na binubuo natin para mabuo ang kwento, sa iyong paglipat, marami kang mga salitang narinig. Ingrata, laos, plastic. I wanna walang utang na loob. Walang utang na loob. Gaano kasakit ito at paano mo ito hinarap at patuloy na hinaharap? Ang kasagutan sa pagbabalik po ng GW. Kami nagbabalik po dito sa TWBA, kasama pa rin po si Songbird. Okay, ang daming salitang lumabas. I mean, a lot of people were happy, but not everyone. Not everyone. You were called names. yun nga, walang utang na loob, laos, plastic, lahat, ingrata. Tell me how you're coping. Tell me how you're managing. Actually, Tito Boy, sa totoo lang, expected ko yun. I expected it kasi ganun talaga eh. But sumagot ako because I felt like I needed to say something para lang malaman nila na kaya ko rin namang ipagtanggol yung sarili ko. But like I said, I expected it. Ang hindi ko expected was for the whole thing to be such a big deal. I mean, if I was Marian Rivera, I would understand, but I'm just Regine Velasquez. So I... No, but I beg to disagree. You are Regine Velasquez. No, you are Regine Velasquez. Thank you. And yun lang, hindi ko yun in-expect na magiging ganun siya ka big deal. But, you know, kanina we were talking about it. I just wanna say thank you to ABS-CBN for making me feel so loved and so welcome. And like you said, parang naramdaman ko yung worth ko as an artist. So thank you very, very much to ABS-CBN. And to all the programs that I have been guesting this past 2 weeks.
Oo. Sa lahat ng mga salita na narinig mo, saan ka napikon? Pinaka-napikon? Oo. Sa walang utang na loob. Tito Boy, not a lot of people know that in my 20 years in GMA, kalahati nun wala akong kontrata. Hindi ko naintindihan kung bakit ako walang utang na loob when my 20 years, half of that, I didn't have a contract. And like I said, I turned down ABS-CBN because I wanted to be with them. Napanood namin yung Magandang Buhay kung saan si Kakay ay nagsalita, your sister, di ba? At sinabi nga niya, because when I was watching it, mabait kang kapatid. Sabi ko, mabait naman talaga yan. Oo, mabait ka naman talaga. At kung hindi ka naman talagang i-provoke, hindi ka naman talaga lalaban. Actually, kahit nga i-provoke ako, hindi ako lalaban. Hindi talaga ako confrontational. And that's why, and my sisters know this, all of them, and my brother, they all know that I'm not like that. Na pag inaway mo akong harapan, iiyak lang talaga ako. And so they fight for me. Oo. They're like that. Especially Kakay. Especially Kakay. Because she represents you, and very often also, in the business, si Kakay ang nakakawawa. Dahil siya yung, di ba? I mean, it's not easy to manage. Ang manager kasi, ang nagde-demand ng what is worth for my artist, ano ang presyo, ano ang kailangan, anong mikropono, anong, di ba? You know? Actually, kawawa kayo pag manager kayo. Kasi, they always have this perception na, ang hirap kausap niyan. Di ba ganun lagi pagka-manager? But that's your job. Your job is to make sure we get the best deal. And that's what Kakay does for you. I'm very proud of her. Mm. I am very proud of her. You know, after we closed the deal here, I texted her. Sabi ko, in case I haven't said it, I'm proud of you. And that's important. I always I always tell her. Hindi ako madamot sa compliment eh. And I want to make sure na naka-compliment ko. Kapatid ko pa yun. Uh-oh. So, kailangan kong sabihin sa kanya, ayoko yung tapos na at lahat. Or, Reg, or alam niya na yun. Ayoko. No. You cannot, have to say certain things. Pero you know what's interesting? Because Kakay was ang ganda ni sister Jenna. Kakay was not always your manager. Kakay started in the business as a singer. As a singer. You know, she wanted to have a career of her own until she decided, of course, to dedicate her life, you know, to handling your career. At saka ako lang artist niya. That's what I'm saying. Ayaw niya talagang kumuha ng ibang artist. Tinatamad daw siya. Ako pa lang daw, hirap na siya. Sabi ko, grabe ka naman. Ako nga pinakamabait na artist. Oo nga, pero ang sakit sa ulo. Sakit sa ulo agad. No, but I appreciate it. And she knows that because I tell her how much I am proud of her, how much I am thankful with, you know, everything that she has done for me. Sa totoo lang, Tito Boy, mahirap makipagtrabaho sa pamilya. It can be. mahirap. Sa totoo lang. Nung first few years namin, medyo nahirapan ako. Oo. Kapatid manager kasi. Tsaka, mas matanda ako sa kanya eh. Oo. And sometimes, you know, we would like cross that line. Oo. Hindi na, na-blur na yung line. Hindi na namin alam kung saan talaga dapat yon. And I had to talk to her and tell her, you know, may line tayo. More than you being my manager, what's important to me is you being my sister. And she's my best friend. No. I don't want to lose that. Uh-oh. You know, so... But the other siblings, kumusta kayo? They Jojo, all work, they all, except for my brother, they all work for me. Hindi kasi ako sanay, Tito Boy, nang hindi ko kilala din. Gusto ko yung... Kapatid ko, syempre, mapagkakatiwalaan ko na yun ng buong buhay ko. So, I'm glad that they're all working for me. My sister Diane now is my road manager. I was telling Diane nga eh, you were a baby. Yes. She was a baby. You were a baby. Yes, yes. Nung tayo lahat ay nag-uumpisa. Nung tayong lahat ay baby pa rin. Yes. Ito'y napapag-usapan lamang. You are in a wonderful, blessed marriage. Yes. May isang kasalanan ba ang asawa mo na hindi mo mapapatawad? Sa totoo lang, wala. Kasi, you know, I made a commitment. Not just to him, but to God.
So, kahit ano pang kasalanan yun, siguro man kaya kong palampasin yun, kaya kong patawarin yun. Dahil din sa commitment namin na yun. Tama. At kahit ayaw niya na sa akin, hindi ko siya iiwan. Wag. Saksakin ko pa siya eh. Tutulungan kita. Hanggang ngayon, Reg, as we talk, as a woman, not as a singer anymore, meron ka pa rin mga insecurities. Alam mo yan ang na-discover ko. As you get older pala, nagkakaroon ka ng insecurities. Kasi nung bata ako, Tito Boy, well, hindi ako insecure. And mind you ha, alam ko na hindi ako maganda, alam ko na ang payat-payat ko, na hindi ako sexy. Basta wala akong appeal, pero alam ko lang magaling ako kumanta. Pero hindi ako na insecure ever. Kahit na matalo ako sa contest, hindi ako na insecure. Para lamang sa mga bata, para lamang sa mga millennials, mabilisan lamang po ito. Si Regine, nag-umpisa po sa mga amateurs in contest, yes. Tumawid ho ito ng mga ilog, umakyat ho ito ng mga bundok, natalo, nanalo, ni Yurakan ang puri. Naman! Lahat pinagdaanan lahat po ni Regine Velasquez. Yun po yung sinasabi niya na nung siya ay nag-uumpisa, may mga pagkakataon, because they have to tell the story, they have to listen to the story. May mga wala kang maisuot, nanghihiram, so ang gaganda, ang gwapo, ang gaganda ng suot. So, magaling mag-English. Magaling mag-English. Uh-oh. Ako naman, barok mag-English. Barok na barok. Uh-oh. So, doon siya nang gagaling sa sinasabi niya, during that time, wala akong insecurities. Hindi ako na basta insecure. Alam ko lang na mahusay ako kumanta. Uh-oh, nasabi ko talaga, mabilis yun. Oo nga, mabilis. Ako nga, hindi ko magagawa yun. But as you grow older, sabi mo, you discover that meron nagkakaroon ka ng insecurity. Like? Nagkakaroon ka. Like with my voice, I get insecure with my voice now. Yun nga lang, mag-guest ako sa Showtime, kakanta ako. I was so nervous. Kami, we can't relate to that. Kasi parang, you know, in the dressing room, we were talking about you. Sabi ko, you have come to a point when you don't have to hit your notes and you're okay because you're Regine. Meron na eh, may kwento na eh. You go to a concert and hindi nagswak, halimbawa, ang kulay ng damit mo, you're okay. Because you have the license, because you earned it, because you're Regine Velasquez. This is not coming from yabang, ha? This is not coming from yabang na, bakit ba? Hindi. There are things that you've earned. There are things that you've earned. With your life, with your career. Yeah. Yun. Kaya pag sinasabi mong na-insecure ka as a singer, parang, talaga. But it's good in a way. Of course. It's good in a way. Because it triggers excellence. Like I said earlier, now that I actually have a hard time singing, I want to sing. I want to keep singing. And I've discovered how much I love it. Not that I didn't love it before, but before kasi, I've taken it for granted. Hindi, but you have become braver. You have become more courageous. Now, really? You want to push yourself and you want to explore that space beyond what you think you know. Yun nga eh. Kasi parang sa ngayon, I think I want to give my audience always an excellent show. Excellence right. is always, you know, I think I'm a perfectionist. Yes. So it's always there. Pero dahil sa nagkakaproblema ako sa pagkanta ko, hindi na reliable yung boses ko, iba na yung ibinibigay ko. Ang ibinibigay ko, I think, is more of my heart, more of me. More of my story. Your story. Yes. Your truth. Yes. Reg, naalala ko lang ngayon, naiba kaya ang buhay mo kung nag-Miss Saigon ka? Yeah, definitely. What happened there? Bakit hindi natuloy? Hindi naman ako sure kung talagang dun ba talaga dapat ako. Basta ang alam ko... Ah, hindi ka sigurado kung para sa Miss Saigon or another musical? No, I knew that it was for Miss Saigon, but... I wasn't sure if they were really interested in me. Okay. Although may nagsabi sa akin, si Monique told me that it was supposed to be me, but I wasn't, not that I don't believe her, but hindi ako sure. Basta ang sinabi ka, wala naman kasing formal offer. Okay. After I auditioned. Were you brought to the States? No, I went to the States. I auditioned in the States. Okay. I had a short hair that time. Si Cameron Diaz yung nasa isip ko. Macintosh. Ito naman
si Cameron Diaz. Cameron si Cameron McIntosh told me not to cut my hair anymore. He said short hair during that time. And then I said, oh, okay. After a month, I got a letter. Letter pa nun na. Letter na I'm supposed to train in London. That was it. It ended there. It ended there. And then okay. So I said to Ronnie, I can't. Pero sa totoo lang, hindi ko talaga kaya din. It really was not for me. Okay. First of all, hindi ko kayang kumanta ng kanta na pare-pareho every night. Masisira ulo ko na hindi ako pwede mag-adlib. Hindi kaya ng powers ko talaga. Hindi talaga, hindi ako pang musical play. Although I tried it here okay. also. Right. But I don't think it was for me. Plus, Tito Boy, ang pinakamalaking reason is malalayo ako sa family ko. Hindi ko kaya. There was also a time, mga kapamilya, that you were so unsure and you were so uncertain about your career. There was a time na hirap, na hirap, na hirap kami, ipush ka. Kasi I was too clean, remember, Ronnie said. There was a time when we had difficulty getting you to where you should have been. Naalala mo nung Air Supply? Air Supply? There was a concert of Air Supply. Yes. And you cut your hair? No, that was... Not Air Supply. Sino nga yun? Si... oh my gosh, I forgot his name. Yung kumanta ng... Hindi, yung black. No. Older. No. Oh my God. No. Yung bulag. Stevie Wonder. Oh my God! Right. Thank you. Senior moment. Okay. Stevie Wonder. What happened? It was supposed to be my 18th birthday concert at the Rizal Theater. Walang bumiling ticket. You have to listen to this story. Walang bumiling ticket. So they had to cancel the show because nasabay ako kay Stevie Wonder. And I cried kasi parang, but it was my 18th birthday. Wala, ayun. So sa sobrang pagka-depress ko, I cut my hair. And you know what? It was a blessing. Because people started noticing me with a short hair. Now, I wanted to raise a story dahil yun. Minsan wala sa plano. Kasi we were talking about it. Paano ba natin, ano bang ating gagawin para kagatin itong Regine Velasquez? I remember having discussions with Ronnie Henares about it. So that concert happened, wala nga, it was a flop. And nothing. Then, no, out of depression, you cut your hair. And because you cut your hair, you started to make it. It's weird, no? Ang weird kasi kaya kanina when you started to talk about may mga bagay na nangyayari dahil sa Diyos, yun you eh. Know he has a bigger plan, he knows better. Nagagaling-galingan tayong lahat. Pero hindi talaga, hindi. It wasn't my time yet. Oo, but yun nga, I cut my hair at saka for some reason, Tito Boy, nung pinutol ko yung buhok ko, nag-iba yung attitude ko. At hindi lang yun, ginaya ng napakaraming tao, ng maraming bakla. Naalala mo? I think doon nag-umpisa yun eh. Yun, di ba? Pero nakakatawa kasi parang short hair talaga ako. Dito pero ba yung urong sulong? No, after, hindi, nauna pa yung urong sulong. Nauna pa siya. Okay. Uh-oh. Ito yung mga panahon na talagang ang daming nangyayari. But ang congratulations. Thank you. Got to where you were. Kaya pag sinasabi mo, you know, I feel a bit insecure. I'm sorry po, I'm taking it from my point of view. You got to where you were dahil pinagtrabahuan mo. You got to where you were because namuhunan ka hindi lamang ng talent but passion and a lot of love. Naiiyak naman ako sa'yo. A lot of love. Ako din. Naiiyak ako sa'yo, Tito Boy. A lot of love. Pero alam mo, looking back, it was not easy. No. Like you said, gapang talaga. It was not. Gapang talaga. But I thank God for everything. Minahal ka pero inapi ka. Inalipusta ka. And matagal na panahon. I mean, people may think that it wasn't easy. No. It's not easy, but I'm happy now. I have a wonderful husband, and I have my son and my daughters. You know, I have my whole family. Sorry.
it's weird because I haven't felt so excited about my career in a long time, in a while. And it's like having a second wind. Tito Boy, alam mo, yung utak ko, because you know I'm an artist. Yeah. It hasn't stopped working because I'm so excited. I'm thinking of so many possibilities I can do here. And thank you to Tita Cory for taking a chance with me. Thank you. And it means a lot when I say welcome home. Because for someone who has known you forever, sabi ko nga, you didn't lose your way back home. And thank you. Thank you. Naiinis ako sa'yo. Pinapaiyak mo ako. And I'm glad Mommy is doing very well. How's your Baba? Nanay is doing very well. Nanay. Salamat. Nanay. Nanay alam is doing mo, very well. Wala akong kilalang. Mahal na mahal ko kasi ang aking mga bakla. Wala akong kilala na hindi inalagaan ng pamilya. Ang particularly the mom. Yeah. And I love that about you and all my friends. Maraming salamat. Matagal tayong nagsama, Regina. Oh my God, at matagal pa ulit tayo magsasama. Matagal pa tayong magsasama. Halimbawa lamang, Mang Jerry is up there listening. What do you think he would tell you? He would tell me it's about time to come back. Knowing him? Yes. And what do you want to tell your dad? That I miss him. I miss him very much. There's not a day that I don't miss him. That's all I can tell him. I miss him. And I wish he was here. Sasabihin dun sa akin, si Cory. Cory lang tawag na dyan. Eh, kasabay ko yung mag-Yossi. Totoo naman, classmate din sa Yossi. But I miss him. Alam ko namang nandyan pa siya, but I just miss him, yung physically him. To hold him and to tell him things. Okay. I miss him too. I know. Alam mo, Tito Boy, nung nabatay siya, I think lalo akong nagpakabait. Alam mo kung bakit? Daming dumalaw dun sa wake niya. Yung iba dun, ordinaryong tao, mga security guard. And they would just tell me, you know, we knew him. And he was, I know your father. He was so nice to me. He would talk to me. And parang, talaga. And I wanna be like that. He treated everyone the same. Ke boss ka, ke security guard ka. Pare-pare. He would treat them the same. He would treat them nicely. And he's kind. He's so kind. And I want to be like that. Let's just end this conversation with a song. Naalala ko. Teka muna, sisiga muna. Pwede ako makahinga. Papakantahin pa ako. Iyakin. Teka lang. Pwede ba ako sumigat dito mo? Grabe ka. Mang Jerry, na-miss kita. Grabe ka, Tito Boy. Na-miss ko rin si Mang Jerry talaga. Alam mo si Martin? Kasi a week after he passed away, I had to do a show. I found out he died. I was doing my press
Pero alam mo, hindi ko malilimutan, but I can't say this on air. I was judging Star for a Night, yung kina Sarah. Yes! As judging that you hosted, as yes, one of the judges, it was Mang Jerry during the break who said, sinong binoto mo, di pinag-usapan namin, sabi niya kay Sarah, meron yan. Oo, diba? It was your father. Diba? Hindi, tsaka siya magaling siya sa ganyan. Oo. Doon ko siya nabibis eh. Kanyang mga one-liners. Oh. Hindi, meron tsaka, meron he could really tell. Meron talaga siya, kaya niya talaga. Eh, umagana naman yung mata ko. Kamusta ka naman dyan? Yan. Mag-ganto tayo. Tito, may gusto mo? Hindi, okay lang. Thanks. Yeah. Okay. Okay. No, this is just a personal request. Ang dami nating binalikan, ang dami nating pinag-usapan. Pero dito tayo, sa dulo, pinag-usapan natin ang the common man between the two of us. Because I was very close to your father. Ang dami namin mga personal na pag-uusap na hindi ko malilimutan. Now, when you were telling me the story about your dad, lahat ng mga taong dumalaw during his wake, can you just do us a couple of lines from that song? Which one? Yentel. What is the title of the song, Papa, actually? Can you hear me? Yeah, but there's a title there. Eh? Papa, can you hear me? Is that how it's called? Yeah. Papa, can you hear me? But from the movie. No, yet. But his favorite song is Leader of the Band. Leader of the Band. I know that. But bagay na bagay ngayon kasi kung sabi ko nga, kung nariyan lamang si Mang Jerry, uh-oh, anong nais mong sabihin sa kanya? You know, the song just came to mind. Papa, can you hear me? Papa, can you see me? Papa, can you find me in the night? Can you hear me praying anything I'm saying? Even though the night is filled with voices, I remember everything you taught me, every book I've ever read. Can all the words and all the books help me to face what lies ahead? The trees are so much taller. The moon is so much brighter. Nakalimutan ko na yung lyrics. Something like that. Wow. Ang ganda, no? Ganda. But do you remember the leader of the band? I do. Please? Alam mo, for a while, I didn't sing that song kasi every time I would really... Ang hirap talaga. This is a favorite song of your father. The leader of the band is tired and his eyes are growing old. But his blood runs through my instrument and his song is in my soul. But life has been a poor attempt to imitate the man. I'm just a living legacy to the leader of the band. You know, yeah. I really am. I am the living legacy to the leader of the band. I am the legacy of my father. And I hope one day, you know, when people ask you pala, ano yung gusto mong maiwan sa mundo? Di ba usually yes, they ask that? What would be your legacy? Legacy. Because of my father's passing, I realized that everything that I've done here, lahat ng na-accomplished ko, lahat ng ginawa ko, does not matter. People will forget because somebody new will come along, somebody better will come along. But my son is my legacy. Because he will continue whatever I've started and he will remember me. So kahit wala nang makaalala sa akin, as long as my son can remember me, that's my legacy. Thank you. Thank you, Richard. At imbitahan mo ang lahat na maging bahagi ng ASAP natin to. Manood kayong ASAP. After legacy,
afternoon. But you know, it's something very special to us. Kasi iyak na iyak pa ako. Alam mo yung Tito Boy, ikaw grabe ka kasi. Pero sana po kami po ay panoorin nyo tuwing Sunday sa ASAP natin to. Dahil like I said, ito po ay tungkol sa ating lahat. Ito po ay kwento ninyo, musika ninyo, ASAP natin to. You're going to do it together. We're going to do it together. Yes. Maraming maraming salamat. Thank you so much. And Regina the Movies. Regina the Movies, 17, 24, and 25. So, sana po magkita-kita tayo doon with my special guests, Viola Pascual, Sharon Caneta, and Danielle Padilla. Musical director, Raul Mitra. Our director, Paolo Valenciano. And the many movies and the many teleseries that are yet to come. Yet to come. Diba? Ay, Tito Boy, I'm also going to New Zealand on December 1 sa Auckland. Sana po magkita-kita tayo. That's a Saturday. Abangan niyo po si Regine sa New Zealand. Yes! Thank you so much, Tito Boy. Thank you, thank you. Thank you very much. It's so nice to maraming, be looking back. I know. Parang bahagya pa lamang po yan. I mean, given, I know, another, right? Given another chance, marami pang mga kwento. Yes. And maraming maraming salamat po sa ating mga kapamilya sa inyong pagsuporta sa amin dito sa TWBA as we celebrate our third anniversary. Happy anniversary! And I'd like to thank the TWBA community, from Jasmine to Mark to Miko to Gra to Jenny, sa lahat sa inyo. Sabi ko nga, Reg, I'm just on cam. I'm just on cam. Ganda naman ng rosas, ha? Ibibigyan nga kasi ito ng isa, eh. Hindi ko mahugot. Oh, yung bandang ano na lang. Maganda siya. Ito na lang, pati. Maraming maraming salamat. Happy anniversary, Tito Thank Boy. You. This is from the Songbird. Isama mo na rin itong talawang sa para tatlo, tatlo I love you. I was about to say that we do what we do. We do what we do in front of the camera. Pero yung inyong napapanood po ay resulta ng trabaho ng napakaraming tao. Napakaraming tao. You know, our director, Arnel Natividad. Yes. The men and women of TWBA, maraming maraming salamat. Abundance, thank you. Congratulations! Diba? We look forward to more anniversaries. We look forward to more stories. We look forward to more conversations. Maraming maraming salamat. Pakilangan mo ng co-host, ha? Sabihin of course. Mo lang ako. Pag-uusapan natin. And happy birthday, Egay Rustia, our spinner. Lynn Ochaves, our makeup artist. Maraming salamat. And Cheristino of Nice Print Photo. And Miss Jen Chua of Love Desserts. Maraming maraming salamat. Thank you, Tito Boy. Salamat. Voice of La Camela de Baracay, Dr. Steve Mark Gunn, and Chef and Vinang of Astoria Plaza, Susan Compuegold, joined the Las Peñas IMG MB Life, and happy birthday, Elton Lugay. He organizes outstanding Filipinos in America every year. Happy birthday. Live and love in abundance, and always make your nanay proud. Be kind. Abundance. Good night. Night with